morning to every ka-faith na andito sa ating last episode ng Morning Devotion. Maraming salamat po, even sa huling devotion ay nandyan pa rin po kayo at sinasamahan niyo ako. Let's enjoy na pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Lord Jesus dito pa rin sa si Jesus ay kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. I'm Deaconess Irene Lagahit Bioya. I'm your devotional leader for today! Tayo po ay sumandaling manalangin. Good morning, Lord Jesus. We thank you, Lord God, sa muling araw na ito, sa panibagong araw na muli mong binigay po sa amin, sa buhay at kalakasan, sa pagkakataon na muli kami makakarinig ng iyong salita. Ikaw po ang siyang manguna sa amin, ikaw po ang siyang marinig namin, ikaw po ang magparamdam ng iyong presensya sa bawat isang nakatunghay ngayon, Panginoon. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran upang ikaw mismo ang siyang magpakahayag sa aming pagsisimula ng bagong araw na ito. Sa iyo po namin, ibinibigay, tinatalaga ang mga oras na ito. In Jesus' name we pray. We say amen. There's a call going out across the land in every nation. A call to those who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a host of foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to a dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of a mission, the spring from which a service overflows across the street. All around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. As a candle is consumed by the passion of the flame, spilling light and sparingly throughout a darkened room, let us burn to know Him deeper than a service flaming bright. We'll radiate His passion and blaze with holy light.
service overflows across the street, all around the world. The mission's still the same, proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of the mission. The spring from which the service overflows across the street, all around the world. The mission's still the same, proclaim and live the truth in Jesus' name. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Ang title po ng ating morning devotion ay The Promise in an Empty Net. Scripture reading mula po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 21, Talatang 5 hanggang 9. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sinabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pangpang ang kasama niyang mga alagad. Sakay ng bangka na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi nila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakita nila roon ang isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. Let's look up the word failure. In our dictionary, according in Webster Dictionary, it means a failing to perform a duty or expected action, or an event that does not accomplish its intended purpose or lack of success. Matapos tong last meal nila kay Jesus, naramdaman ng kanyang mga alagad na parang nagkamali sila ng kanilang mga deliberation. It may be permanently damaging ito. Ano ang mabuti nilang ihahandog sa mahal nilang guro? Hindi nila napigilan ang pagpapahirap at pagpatay sa kanya, at ang ilan sa kanila ay nagtago. Siguro naramdaman nila na sila'y walang na-accomplished at sila'y nabigo. Ngunit ibang nasa isip ni Jesus, labis niyang mahal ang mga lalaking ito. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad, and those disciples had been instructed by an angel to go back home to Galilee. Mababasa niyo iyan sa Mark 16 verse 7 and Matthew 28:7. Pagdating nila, si Simon Pedro ay nagsabi, mangingisda ako. At tandaan natin, ang pangingisda kay Peter ay hindi lamang libangan. Ito'y kanyang kabuhayan. Dito siya magaling. Yun, sa panahon na nagbalik sila sa kanilang buhay. Ang buhay nila noon bago nila nakilala si Jesus. And Peter knew that the best fishing is found in the early hours before sunrise. Nainganyo ang mga kasama at sasama kami, sabi nila. Magdamag silang ng isda pero wala silang nahuli. As in zero, kahit isa wala. Bigo ang magdamag na yon sa kanila. Another failure na naman. Umalis silang dala ang empty nets. Magdamag na nagpagal but still bumalik silang walang laman ang kanilang net. Kung ikaw ang nasa ganoong kalalagayan, siguradong kung ano-ano na ang nararamdaman at iniisip mo. Ngunit di nila naisip na kailangan nilang magsimulang muli at hindi pa iyon ang dead end. Ibig sabihin, hindi doon ang katapusan. Sinong lumapit sa kanila in times of disappointments? Feeling failure sila, di ba? Jesus was standing offshore. They called them anak. Sa ibang salin, tinawag silang friends, fellow men. Pero gagamitin ko yung pagtawag sa kanila dito. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? He used this endearing and familiar affiliation. He uses here yung expressive of his tender affection para sa kanila.
at baka sakaling makilala siya. But they didn't recognize Jesus as he called out from the water edge. Pero hindi siya tumigil. He persisted. Imagine, ito yung mga taong iniwan o umiwan sa kanya during his time of suffering. Pero sinubaybayan pa rin niya ito. Hindi nila nakilala, ngunit inutusan sila at walang ano-ano'y sinunod nila. The disciple cast their empty nets on the other side of the boat, and miracle happened. At muli nilang natandaan nung sila'y tinawag ni Jesus, especially Simon Peter. A few years ago, a mysterious and gifted man had asked Simon Peter for the use of his boat. Puno rin siya ng disappointment, but ended with nag-uumapaw na lambat na iba't ibang isda ang nahuli nila. Di ba po? Sobrang pananampalataya ang napakasaka nila kay Peter, kay James, and John. At sila'y sumunod kay Jesus. Same sea, same student, same Jesus who is now the risen Christ. Napakagandang paalala, hindi lang sa mga disciples that time, even for all of us now, kung sino tayo kay Jesus. Marami sa atin ay wasak, ngunit di nakakalimutan o nakakaligtaan ni Lord. Nakasalo nila si Jesus as the risen Lord. Ganito rin ang mensahe sa atin. Let's always remember, kahit ikaw ay nakakalimot, iniiwan mo siya, si Jesus, ayaw mo siyang kausapin, puno ka ng takot, pag-aalala, disappointments, failures, but Jesus wants to pursue you. Nariyan siya sa harapan mo at nakatayo. Tinatawag kang anak, pero di mo siya nakikilala. Inuutusan ka niya, tinutulungan at inaabot. Kailangan mo lang sumunod and you will see how amazing He is. Remember this, maybe today you're broken, but you are not forgotten. Jesus is very clear that He still loves you and He have plans for you in His kingdom work. Pasimula o pagpapatuloy lang ito ng magaganda pang misyon ni Lord sa buhay mo. Sa buhay natin, with hearts of worship, we need to go back into the arms of our Jesus, who's very persistent. His love would never forsake you and me. Minsan parang gusto mo nang bumalik sa dati mong buhay. Tandaan mo, Jesus has other plans. Hindi kahayaan ni Lord na magkaroon ng empty nets sa buhay mo. Just open your spiritual eyes and ears. Jesus is calling you and me through specific blessings. His gracious love can be found everywhere. With God to our Abba Father, the qualified are not the perfect. Di ba po? God sees our failures, but also sees our sincere and repentant hearts. Nakikita niya yan kahit minsan parang feeling mo ang layo-layo niya. We too are given second chance or many chances to walk intimately with our Lord. Just listen, recognize His voice, and obey Him. You will not be emptied again. The emptiness of yours will be full again. That His promise. Amen. And praise you, Lord Jesus. Let us pray. We thank you, Lord God, sa assurance, Lord Jesus, na lagi kang nariyan, na laging handang i-full, Lord God, yung aming emptiness. I-full, Lord God, yung aming puso ng iyong love, ng iyong mga plans, ng iyong mga naisin sa amin, Panginoon. Yun po yung laging ibig mo. O Diyos, tulungan mo po kami na laging magtiwala, laging manampalataya sa iyong mga salita, manghawakan sa iyo, Panginoon. You alone, Lord God, your promises, hindi ito nagbabago. Lord God, patuloy naming dalangin sa aming pagtahak, sa aming pagpapatuloy, Lord God, sa aming pagsunod sa iyo. Panginoon, lagi naming ma-recognize yung presence mo. Lagi naming marinig ang tinig mo. Lagi naming sundin, Panginoon, ang sinasabi mo, ang inuutos mo, dahil laging meron kang blessings na nakahanda para sa amin, Panginoon. Sumunod lamang kami at manampalataya, O Diyos.
Thank you, Lord God, for your words. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na ngayon po ay humahanda na naman, naghahanda na naman sa panibagong araw. Tulungan mo nga po sila, O Diyos, samahan, patnubayan, bigyan ng kalakasan. At ang iba naming mga kapatid na nasa ibang bansa na ngayon pa lamang magpapahinga, Panginoon, bigyan mo po sila ng maayos na kapahingahan at sa panibagong araw nilang tatahakin sa kinabukasan ay ikaw muli ang siyang magiging gabay nila, Panginoon. Ang may mga karamdaman, bigyan mo po ng kagalingan. Ang may mga kalungkutan, bigyan mo po ng kaaliwan. Panginoon, wala pong nalilingid sa iyo, batid mo po ang lahat. Kaya sa iyo po namin kami aasa at magtitiwala. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yes, amen. Shout out na po tayo ngayon, mga ka-faith. Hi to Rubilin Diaz, kay Ate Lu Sokyat, Eleanor Villagracia, Jose S. Mendoza, Lily Luis Bancure, Leti Sim, kay Ma'am Nenita Cao, sa aking uncle and mga aunties, Uncle Ernie and Tita Carol Lagahit, kay Tito Bong and Marlene Bondoc. Special thanks also sa aking mga nakasama rito, si Brother Alan Kapili, kay Ruel Robles, sa Instruments, sa Midweek Pow, at sa lahat po na naging bahagi ng ating naimbitahan naming umawit at na nagpatotoo sa ating UKG. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yes, birthday! Greetings na tayo sa ating mga birthday celebrators. June 25, Sunday, kahapon po yan. Happy birthday kay Kuya Veer Santos, kay Joas Paras, or Virgilio Santos, Joas Paras, Juan Marco Lumba, Buena Balagtas, happy happy birthday po sa inyo. At ngayong Monday, kay Ate Julieta Agonia, kay Elisha David Sansano, kay Eddie Boy, yes, happy birthday. And si Jezebel Nate, happy birthday to you, Aunt Feli, at sa aking uncle, Michael White, happy happy birthday. Yes, sabi po dito sa ating verse, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Happy birthday and happy wedding anniversary to Kuya Dave and Ate Cora Sansano. God bless you. Ito po'y para sa inyo. God bless you. Yes, maraming maraming salamat pong muli sa pagsama niyo sa akin. Every Monday, anuman ang oras na naging available kayo, we thank you. Salamat po from the bottom of my heart for 3 years. I thank you all. Thank you so much po. Patuloy ninyo itong suportahan dahil magpapatuloy po ang Umagang Kay Ganda. Kami lang po ang malilipat pero yung gawain pong ito ay narito pa rin. Kaya suportahan pa rin po ninyo. But wait! There's more! Thank one. Every ka-faith na nandito sa aking last episode ng morning joy sa pagbulay. Thank God! Ay, he was rescued. And be glad for his... Hi! Sweet morning mga ka-faith! Yes, nandito pa rin po tayo sa Umaga Kay Ganda. Si Jesus ay kasama. God loves you. And so do I. I'm your Deaconess Irene Lagahit Bioya. I am signing off. Cut! That was again. Bye, I will miss you. Yes, this is my last. Love me. Love me. Love me. Thank you.